Bakit nakakulong pa si Laila De Lima at muntikang mapatay sa loob ng Camp Krame kung inurong naman ako sa Sun laban sa kanya? Pag-usapan natin. September 2016, pinangunahan ni De Lima ang Senate investigation laban sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong buwan ding yun, nagkaroon ng parallel investigation ng House of Representatives laban kay De Lima. Doon, inakusahan si De Lima ng mga alleged drug lord na nasa likod daw siya ng drug trade sa Bilibid noong Department of Justice Secretary siya sa ilalim ni dating Pangulong Noynoy Aquino. February 2017, nagbuo nga ang mga akusasyon laban kay De Lima mula sa House. Pinaaresto siya ng Muntinlupa Court. Dito rin nagsimulang i-detain siya sa loob ng PNP Custodial Center sa loob ng Camp Krame sa Quezon City. Naghain ng mga motion si De Lima para makapagtrabaho bilang senador pero hindi siya pinayagang sumama sa mga sesyon kahit na online. Pati sa pagbayad ng bail, hindi siya pinayagan. Pero hindi napatahimik si De Lima. Mula sa kanyang kulungan, patuloy na naglabas ng mga pahayag si De Lima tungkol sa pamamahala ng gobyerno, lalo na sa paglabag ng karapatang pantao. At noong nakaraang eleksyon, tumakbo siya sa pagkasenador pero natalo. Lahat ito ay kanyang naranasan kahit na hindi pa siya nahatulang guilty. At ito na nga. Ngayon 2022, sunod-sunod na binawi ng mga nag-aakusa sa kanya ang kanilang mga paratang na siya ay kasama sa kalakaran ng droga. Unang umatras si Kerwin Espinosa, ang alleged drug lord ng Visayas. Noong 2016, sabi ni Espinosa, tumanggap daw si De Lima ng drug money mula sa kanya, gamit ang kanyang bodyguard na si Ronnie Dayan. Pero ngayon 2022, sabi ni Espinosa, lahat ng kanyang sinabi noon ay walang katotohanan. Coerced, pressured, intimidated, and seriously threatened daw siya noong sinabi niya iyon. Ang problema, hindi witness o respondent si Espinosa sa mga kaso laban kay De Lima. Pero ang kasunod na umatras ay ang star witness ng mga kaso, si Rafael Ragos. Dating Bureau of Corrections Chief si Rafael Ragos at sabi niya, personal pa niyang dinala ang drug money sa bahay ni De Lima. Pero sa bago niyang testimonya, kabulaanan lang daw lahat ang sinabi niya noon. Pinilit lang daw siya ng dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre at ng ibang mga opisyal ng gobyerno. Sinabihan pa raw siya noon ng isang prosecutor na ayusin ang kanyang testimonya dahil nanunood ang Malacanang. At hindi pa natatapos kay Ragos. Sumunod si Ronnie Dayan, na noong 2016, sinabi na tumanggap siya ng drug money para kay De Lima mula kay Kerwin Espinosa. Pero sa kanyang bagong testimonya, sinabi rin niya, siya ay pinilit. Ang pumilit daw sa kanya ay si late Congressman Ray Umali. Mahirap na ito i-corroborate dahil patay na si Congressman Ray Umali. Pero sabi ng kampo ni De Lima, consistent naman daw ito sa mga pagbawi ng ibang mga witnesses tulad ni Ragos at saka ni Espinosa. Pinakahuling nag-retract, si Marcelo Adorco, isang testigo laban kay Espinosa na sinabing sangkot din si De Lima sa illegal drugs. Binawi na rin niya ang kanyang sinabi noon. Sabi niya ngayon nangangamba lang siya sa kanyang buhay noon, kaya niya nasabi yun. Dahil sa mga pagbawing ito, ang panawagan ng mga advocate, bawiin na ang mga kaso ng gobyerno laban kay De Lima. Pero ang sabi ng dating Justice Secretary na si Menardo Guevara at ang incumbent Justice Secretary na si Boying Remulla, korte ang tumimbang. Sa paghihintay sa korte, nangyari ang hostage taking kay De Lima. Nasa gitma ng dating senadora, para sa kanyang mga taga-suporta, panahon na para palayain siya. Dahil mukhang kahit sa loob ng Camp Krame na tinaguri ang high security compound, hindi siya ligtas. Para sa iba pang mga explainer videos, subaybayan kami sa Rappler.